Hi guys! This is Monica and welcome to Kusinika! Ngayon, ang gagawin natin para sa first episode ko ng Kusinika, gagawa ko ng milk tea, isang brown sugar milk tea or brown sugar milk, and isang winter melon milk tea. Alam naman nating lahat na tayong mga Pinoy ay sobrang nahihilig na ngayon sa milk tea. At kapag bumibili naman tayo ng milk tea sa iba't ibang mga brands ng mga milk tea, di naman natin may kakaila na talagang ano sila, medyo mahal sila and minsan nauubos yung mga budget natin dahil sa hilig natin sa milk tea. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ba gumawa ng milk tea sa bahay. Meron tayo dito yung para sa winter melon natin. Ano to? Ito yung powder ng winter melon. Meron din tayong creamer. Ito naman ay yung para sa brown sugar milk natin. Ito din, syrup. At ito naman yung pearl na ginawa namin ni Mami kanina para naman syempre hindi naman kumpleto ang milk tea kapag walang pearls kasi hilig natin yan. And ito, meron tayong ice dito. Ng Kusinika ngayon. And huwag na nga natin patagalin, pinakita ko na sa inyo yung mga ingredients or yung mga bagay na kakailanganin natin para sa paggawa ng DIY milk tea natin sa ating mga sariling tahanan. And umpisahan na natin siya ngayon. Ang una muna natin gagawin is yung favorite ni Mami na brown sugar milk. Ito ay inspired sa favorite namin ni Mami sa Chachago, kung aware kayo sa brand na yun. And tinikman namin talaga kanina itong ginawa namin perfect na pearls. Alam niyo, tingnan niyo, ano ang comment ni Mami? Napakasarap. Gaya-gaya. Hindi talaga. Gaya-gaya talaga namin. So, may baso po tayo dito. Wala na, hindi na kami nakabili ni Mami ng cup na yung mga gamit sa milk tea. Kasi, syempre, plastic rin yun. Naisipan ko, wag na rin, may mga baso naman sa bahay. Ano pa yung essence ng pag-DIY natin sa bahay kung bibili pa tayo ng cup, diba? Pero kayo, kung mahilig kayong magtabi ng mga cups ng mga milk tea na binibili nyo, baka meron kayo sa mga bahay nyo. Ayan, pwede nyo gawin yun. So, ito nga, yung baso natin. Ang una natin gagawin, kukunin natin to. Lapit ko lang siya sa akin. Hindi siya matapos. Kunin natin tong pearls natin and ang gagawin natin, Mami, is kagaya nung ginagawa sa mga milk tea shops na ginaganon nila para yung brown sugar is kumapit siya dito. So, ang dami po nitong sago na to. Parang isang kilo yan eh. Yes, isang kilo yung niluto natin. Kasi,
Kasi hindi pwede na ano eh. Ang balak namin ni Mika kalahati lang kasi nasasayangan kami. Kung gagawa na napakarami, nasasayang din ang makakain. Eh ganun pala yung pag nagbukas ka, ano ni kayo? Kapag nagbukas ka daw, ano na daw to, parang magiging powder form siya kasi parang yung hangin daw papasok. So, ayun, niluto na lang namin lahat kahit na medyo madami siya. Pero, syempre, para nga magawa natin tong video na to. Ayan, madami tayong lalagay kasi madami tayong pearl. Tapos, iikot natin siya. Kita nyo? Ayan, kumapit na yung brown sugar sa gilid. And kung gusto nyo, dagdagan pa kasi sa bahay lang naman kayo, punuhin nyo yan. Yung sinasabi nila na pa-order nga po ng large pearl, tapos ang add-ons lang, yung milk tea, yan yun. Ito yun. Yan, nakita nyo naman. Tapos, pwede na natin siya lagyan ng ice. Ikaw maglagay ng ice, mami. Gusto mo ba madaming ice? Konti lang yun. Napakadali lang gawin itong brown sugar milk kasi ito lang talaga yung kailangan mo. Tatlo lang siya. Ito naman, ito yung Harvey Fresh na gagamitin natin. Full cream milk po ito. Alam nyo ba, may secret kami ni Mami. So, sobrang hilig namin sa Chacha Goss. Kasi sa harap lang naman mismo nila ng sa harap lang mismo ng counter, ginagawa nila yung mga milk tea. Tapos napatingin lang ako, sabi ko, ano kayong gamit nilang tawag dito, gatas dun sa binibili namin ni maming brown sugar milk nila. And nakita ko, etong-eto yun. So, nung isang beses na nag-grocery kami, tuwa kasi ako kay daddy, kumuha ako ng isang gatas na ganito. And sabi ko nga, kapag nagkataon, gagawa kami ng video na ganito. And ito na siya, ginagawa ko na sa inyo. So, mapapatunayan natin kung magiging kalasa ba to, magiging talagang dupe to ba to. To prove kung totoo talaga. Ay, hinahalo ba to? Medyo ganunin mo siya. Yeah. Yeah. Hindi, ganun mo pa siya. Shake. Yeah. Tapos, buksan na natin. And, lagay na po natin. Meron pa pala siya, nakasil pa siya sa loob. So, tatanggalin ko lang. Ang dahan. Yan. Tapos, lagay na natin siya sa... Wait. Oh, nako. Yan na yan talaga. Yan na yan talaga yung itsura niya. Oops. Okay. Yan, mamaya na natin yung tikman, ha? Ay, sarap. Nagugulo yung ayos natin. Pakita natin siya dito. Yan siya. Yan, kita nyo? Ito po yung ating brown sugar milk. Tapos, meron tayong isang alternative dito. Halimbawa, tinatamad na kayong gumawa ng pearls na, ano ba tawag dito? Parang... Tapioca? Hindi, diba? Yung pearls na minatamis. Yun. Kasi ito minatamis pa namin siya. Medyo matagal siyang ginawa. Merong nabibili na syrup. Ang tawag sa kanya is Enjoy Caramelized Sugar syrup. And pwede rin, gagawin nyo na lang. Ito na lang yung ilalagay nyo sa gilid ng baso nyo. Tapos kung hindi minatamis yung inyong mga tapioca pearls, ito yung magsisilbi na matamis. Siya yung magiging brown sugar alternative nyo. Pero ngayon, dahil nga minatamis na yun, hindi ko na siya gagamitin. Para lang, kung sakali, pakita ko sa inyo na yung mga iba pa kayong alternatives sa gagawin yung DIY milk tea sa mga bahay nyo. Yan. Tapos, ang susunod naman po natin, itong baso natin ay para sa winter melon milk tea natin. Ito po, yan, nilagay lang namin dito, pero ang tatak nitong powder namin is from Enjoy din. Pareha sila nung caramelized sugar na to, na pinakita ko sa inyo, Enjoy din. And meron din po tayong creamer, itong isa, creamer naman, para magsilbi na kung gusto nyo yung mga milk tea nyo, creamy, more on the creamy side, hindi kayong mahilig sa milk tea na yung mas matapang yung tsaa. Pero pwede rin, kung gusto nyo, wag na kayo maglagay kung kasi, sa tingin. Kasi tayo, hindi natin ano yung ano eh. Hindi namin gusto. Ako wa sa akin. Ayoko na naglalasan tsaa. Sabi nga ni Nika, diba? Pa naging ano, milk tea. Eh, ako, yun ang ano ko eh. Hilig ko eh. Lalo na kapag meron kami mga tinatry na bagong tatak ng milk tea. Tapos ang nabili namin yung sobrang lasang tea. Nako, iaabot na ni Mami sa akin yan. Ayaw niya nun. Pag may lasang tea, ayaw niya nun. Kaya nga ito, perfect na perfect nung na-discover niya yung brown sugar milk. Kasi milk lang talaga yun. Laging talaga wala siyang ano, milk tea. Mm-hmm. Yan. So, ito, kailangan natin ng mineral water na konti. Tapos, itong kutsara na medyo, kung may kutsara kayong kutsarita na medyo mahaba para panghalo nyo siya. So, wait lang. Si Mami muna kausapin nyo. Punta lang ako dito. Ilagay ako ng konti tubig. Busy si Ate Monica. So, ako muna. nandito. Actually, itong ano na to, itong ginawa na ni Mika na to, ano to eh.
kada pupunta kami ng mall, lagi ako bumibili na to. Hindi, pwede hindi ako bibili kasi talagang gusto ko yung lasa niya. Tapos sarap na sarap ako dun sa pearl niya na yung lasa, nilagyan talaga ng yung muskubago, yun yung alase. Tapos ano pa, hindi naman siya fresh milk talaga siya, kaya ang sarap niya. Ito na ako, men. Hoy. Yan, dinandal mo na sila. Yan, nilagyan ko lang siya ng konting water kung nakikita nyo. Tapos, dahil in powder form naman po itong gagawin natin. Tapos, meron kami pangpakal dito. Alam niyo kung ano yung pangpakal namin dito? Yung sa gatas. Mga gatas ni Eri. Yung mga kasama. Yan, tahan na. Handa ko mag-apon ako. Yan. Bali, nasa ano nyo naman to? Dahil parang powder to, kayo yung magtitimpla. Taste preference nyo siya kung ano ba tawag doon? Kung gano'ng karami. Ano yung timpla na gusto nilang gano'ng karami yung gusto nyo. Tamis, lasa, ganyan. So ako, lalagay ko lang nito is ito yung pangkakal namin yung sa gatas. 1.5 lang. Ayoko nang masyado matamis. Kasi ano na to, parang ito yung instant winter melon milk tea. Ayan. Lagay ko lang siya dyan. Isat ka lahat. Ay, hawakan mo. May parang makikita nila. Ayan. Okay na. Tapos, itong creamer naman, lalagyan ko lang siya ng isang takal para mas maging creamy siya. Itong creamer na to, ang tatak nito is Bana Blanca. Nabibili siya sa mga supplier ng mga milk tea shops online. Meron din sa Shopee. Try nyo. Yan, isa lang. Tapos, ang gagawin nyo, after nun, hahaluin nyo na siya. Dapat mabilis kayo sa paghalo kasi yan o, kita nyo, namumuo siya. Tapos sa kanyo na lang siya dadagdagan ulit ng tubig. Kung gusto niyo, pwede niyo rin siyang lagyan nung ano tawag doon, mami? Caramel, itong Enjoy na caramel. Ibalagay mo rin siya niyan. Lagyan na ba natin? Kasi feel ko matamis na 'to eh, baka sobra siyang. Hindi, konti lang, kumbaga ano lang. Para pang-design sa gilid. May ano naman eh. Sa bagay, dagdagan na lang natin ng ito. Kung pampalasa rin. Halo lang po tayong halo para mawala yung ano niya. Yung buo-buo. Kasi nabubuo-buo siya. Pansinin nyo sa mga milk tea shops. Ganun lang din yung ginagawa nila. Di ba meron sila yung lalaya tapos yung ginajuggle-juggle nila. Yun yun eh. After nun, lagyan natin siya nito. Kasi sabi ni Mami, lagyan daw natin. Okay lang. Buksan po natin. Hawakan mo naman yung baso. Uloy ko pa na. Medyo namuon siya. Oo. Teka lang. Wait. Ayan o. Eh, hindi may ano eh. Ayan o. Ano pa siya. Wait. Okay. Tapos, ang gagawin ko na lang, kunin ko itong kutsaritang haba namin. Lagay ako ng konti. Yan. Tapos, para cute siyang tingnan, papaikot ko siya habang nilalagay ko. Parang yung sa mga milk tea shops, di ba ganyan yung design nila? Yan, parang nagdi-drip lang siya. Ah, di ba? Ang cute na niyan tingnan. After niyan, lagyan ko muna pala siya ng pearl, tapos saka ko siya dadagdagan ng tubig. Lagyan natin po ng pearl. Huwag natin tipidin sa pearl, marami kaming pearl. Talagang magsasawa kayo sa pearl niyo. Pag gumawa kayo sa bahay. Yan. Tapos lagyan ko na siya ng tubig, so magbabalik ako kung sapin niyo po muna ang aking mami. Ang ating guest. Ang problema natin, Dinika, paano namin ubusin to? Sa dami. Eh, 1 kilo, ang dami. Pero, Mika, ano sabi? Itong gantong karaming pearl, tumatagal siya ng? 3 days. 3 days. Saka huwag daw siyang ilalagay sa rep. Huwag nalagay sa rep kasi maninigas to. Apo. Kasi, oh, ano man eh, minatamis naman siya eh. Kaya hindi ka agad basta-basta siya masisira. Luin ko ulit at saka natin lagyan ng yelo. Ano, teka, kuha ko tissue. Yan. Tapos, kuhay ko ako dito ako na yelo namin. And, para syempre, ang milk tea masarap kapag malamig. Lalo na ngayon, ramdam ko na yung summer. Itong maliit na electric fan lang sa likod namin, yung electric fan namin ni Mami, para hindi maingay kasi nga, alam nyo na, para maganda yung mapanood nyo, maganda-ganda naman yung audio and hindi maingay sa camera kasi yung mga electric fan. So, ang init na ngayon, perfect tong dini-DIY natin na milk tea. Ayan, tatlong ano lang din ng pearl yung aking nilagay. I mean, ng, ano tawag doon namin? Cube ng ice. So, lagay ko na to. Ito na yung ating finished product. Meron ako ditong ano, mga metal straws, kung meron din kayo.
Yan. Ito, isa lang yung pang mataba ko. Siya yung mga makakahigop ng sago-sago. So, lagay natin dito. And, ito, design lang na kasi malaki yung sago. Yan, hindi siya talaga kasha. So, ito po yung ating finished product na Bangun. Ito po yung ating finished product na brown sugar milk and winter melon milk tea. And, syempre, taste test po tayo. Titikman natin kung masarap ba yung ginawa namin. Pero, feel ko masarap to, ha? Syempre, gawa natin to. And, kapag ginawa nyo rito sa inyong mga bahay-bahay, for sure, masasarapan din kayo dito. And, sulit na sulit naman siya. Yan, tikman na po natin. Ito na ang portion natin na titikman natin ang ating mga dough. Yung straw ko, maliit. Tikman ko na, ha? Excited ka na? Yan, tinikman na ni Mami ganyan. Itong akin, maliit ko na. Ano? Anong lasa niya, Mami? Tarap! Gano'n, katulad ng binibili natin siya, ano? Ano, yung tamis niya. Tamis niya medyo, ano siya? Mas matabang siya dun sa binibili. Alam mo pero kung bakit? Pero para sa akin, okay na to eh. Kasi ako naman, hindi naman ako matamis yung ano ko eh. Yung, di ba, pang... Hindi ka mahilig sa matamis. Pag nagbibili kami na to, ano lang, nila 25% lang yung sugar na pinalagay ko. Kaya ako nang napakatamis. Kaya, sakto lang, sarap. Saka ano, kaya ganun yun, Mami, kasi bukod dun sa brown sugar pearl na nilalagay nilang magpapalasa and yung Harvey Fresh na milk nga nila, nakikita ko, kasi nachismosa ang ate girl nyo, sinitingnan ko talaga. Meron pa silang nilalagay na yung glucose ba yung tawag dun? Yung syrup na sugar na ano siya, clear lang siya, di ba naglalagay pa sila ng mga ganun? Yun yung nilalagay nila pag tinanong ka nila kung ilang percentage ng sugar yung gusto mo, yun, 25, 50, 75, ganong kadami yung ilalagay nila kapag sinabi mong 25 lang. Eh tayo, wala naman tayo nun. Pero may mga nabibili din nun, Mami, sa ano. Pero talagang kalasang-kalasa. Sa online. Talaga ba? Oo, kalasang-kalasa. Kasi tingin ko muna ako, naiinggit na ako sa'yo. Kalasang-kalasa talaga. Yung pearl natin, masarap nun. Mm-hmm. Mm. Kalasa-kalasa nga. Kalasa talaga. Medyo mas matabang lang to talaga, guys. Kasi, yun nga, yung sinasabi ko sa inyo, sugar syrup. Ito, masarap din. Kaso, di mo makukuha yung sa dumaliin yung gusto. Oo nga eh. Masarap. Ito rin, sarap na lasa. Mmm. Ang sarap ng pearl, wait lang. Sobrang chewy. Alam nyo, guys, bukod din sa pag-DIY nyo sa mga bahay nyo na tong milk tea na to, pwede nyo rin siyang gawing pagkakakitaan. Di ba parang napag-usapan natin, Mami? Maliit lang yung puhunan na kailangan nyo, pero ayun nga, may apply nyo naman siya ng, kung may apply nyo naman ng maayos yung masarap, syempre babalik-balikan din naman siya ng mga tao, tapos hindi nyo naman siya ibebenta ng sobrang mahal kagaya ng ibang mga kilalang mga brands. Kaso syempre, yun nga, sabi ko din kay Mami, yung pagod din sa paggawa, talagang yun din yung binabayaran mo eh. Sabi nga ni Mami, mura lang daw pala. Eh ako, as an accountancy student, wow, nila-apply. Siyempre, sabi nga sa amin, hindi lang naman yun yung factor noon. Meron pa silang binabayaran, may mga pinapasahod pa sila. Yung mga pagrenta pa nila sa mga place nila, mga ibang expenses nila. Pero for sure naman, may mga markup din sila doon at kumikita talaga sila doon. Pero yun yung ano naman, parang pagkocompute ng price nila, di ba? Hindi ko pa natitikman to, daldal ako ng daldal, tapos si Mami ubos niya na, tikman na natin. Sarap eh. Mm. Ang sarap din ito. Ito naman, ano siya, more on yung lasa nung enjoy na winter melon milk tea is creamy siya, tapos dinagdagan ko pa siya nung creamer. So, mas naging creamy siya. Pero pwede nyo itong lagyan ng tea kung gusto nyo nga yung mga ganong lasa na mas nalalasahan nyo yung tea. Pero kami ni Mami, ito po yung hilig namin. So, ito yung pinakita naming way kung paano siya timplahin sa inyo. Gusto ako. Hindi halata ang ano. Sarap na sarap. Mm. Sarap din siya. Yan. Pasensya na kayo kung medyo nagulo na yung mga ayos namin. Kasi syempre, pag gumagawa, makalat. And sa tingin ko, ano na, tapos na yung video natin. Napakita naman na namin sa inyo yung paggawa ng milk tea. And kung ano-ano yung mga kailangan nyo. Comment down below na lang kayo kung may mga questions pa kayo. And kung meron pa kayong mga next suggestions para sa bago ko nga pong segment, which is, Mami,
Kusinika! Ang cute oh! Kusinika! Parang mga baliw. So don't forget to like this video, subscribe to my channel, and click the bell button to get notified every time I post new videos. Thank you for watching and see you in my next video. Bye guys! Mwah.